Marie 34 ng Cebu. Ayan. Tawag dali 7001-7949 or 8721-2429. Hello? Hi, hello, Papa Jackson. Good evening po. Hi, hello, Marie. Good evening. Grabe, sobrang nakakabawas ng lungkot. Sobrang tagal ko pong hinintay yung time na to na makausap kayo. Aww. Yan din ang mga gustong mangyari ng mga naniningil sa akin, yung makausap na nila. Nagkatago ako. Hello po. Marie! Yes po. Are you calling from Cebu? Yes. Ah, talaga. Sige. Anong ginagawa sa buhay? I'm a call center agent. Away from family and friends po. Alone sa Cebu. Mm. Okay. So you're originally from? Valenzuela City. Ah, okay. So you moved to Cebu from Valenzuela? Yes po. Bakit? What prompted the decision? Nandito po kasi yung parents ko. So, parang mas nag-decide ako na mas malapit na lang sa kanila. Ha? Huh? Okay, ang baga ang intindi ko kasi, you're alone in there. Oo, pero po, nasa city po kasi ako eh. So, my parents are far away from the city talaga. Wait lang. So, were you married? Yes po. Ah, okay. Your husband is in Valenzuela? Yes po. Ah, okay. Uh-uh. But your hometown is in Cebu? Yes po. Ah, I get it na. So, originally, you're from Cebu. You got married. Had a relationship. Natira sa Valenzuela. Nag-apply ng work. Balik Cebu. Tama? Yes po. Ah, okay. Ay, naku, ang galing ko doon. Kahit naihihi ako, ang galing ko doon. Sige po, pwede po kayo umihi muna. Eh, naka-on-air tayo, te. sige, dali. Tell me your story. Okay, actually, nakikinig ako sa caller kanina. So, parang medyo familiar kami ng scenario, but yung sa akin is, by the way, Papa Jackson, I'm 34 years old. Mm-hmm. I have already two kids. Mm-hmm. 5 years na kami hiwalay ng husband ko. And then, dumating sa point na medyo naging marupok ako and aminado naman ako doon. So, we end up 2018. Okay. After how long were you together? 8 years. 8 years. And you cheated? Sorry? Did you cheat? Yes. Okay. You were the one who cheated? Yes po. Bakit? Ba't ka na ano? Ano nangyari? Maraming, ewan ko, basta dumating na lang ako sa point na naging mahina siguro ako and then naging impulsive sa mga decisions without thinking na kung ano yung tama at ang hindi dapat. Ano yung third party katrabaho mo? During that time, hindi po ako nagtatrabaho. Yung husband ko lang yung nagtatrabaho that time. Okay. So, sino yung third party sa mga nakalala? Sa Valenzuela din po. Doon lang din po. Actually, kabatch ko siya nung high school. Okay. And then, nung nag-iwalay po kami ng husband ko, parang ako po yung umalis ng bahay. And then, that was 2018. And after ilang months, mm-hmm. Nalaman ko na yung friend ko, which is my classmate since grade school, mm-hmm. siya yung kasama niya ngayon. Okay. Parang after ilang months namin naghiwalay, mm-hmm. naging sila na. So, fast forward, akala ko okay kami. I mean, masaya ako na magkasama sila. Recently, nakatira na sila magkasama sa conjugal property namin. My two kids are also with them. Mm. And then yung girl is married din. Mm. And then meron silang isang anak, which is classmate nung youngest ko. Okay.
And then, ilang beses din kaming, meron ako naging ka-live-in partner nung nag-iwalay kami for 2 years. But after that, almost 3 years na akong single ngayon. So, parang focus na lang sa parents ko and then sa work. Ilang beses kami nagkaharap sa barangay noon. Akala ko okay kami. Like, masaya na ako for them. Like, hindi ako naghabol ng anything like conjugal properties na alam kong I have right. Ang nire-request ko lang sa kanya before is to see my kids. Yung allow me to speak to them, na magkaroon ako ng time with them. Nagkaroon yun once, pero after nung pandemic, during pandemic, hindi ko na nakita yung kids ko. The last time na nakita ko yung kids ko, that was 2021. Okay. Even sa Facebook, gagawa sila ng bagong account, naka-block ako agad. I don't know how to reach them. Recently lang din, nalaman ko na hindi sila okay ng mother-in-law ko, na to the point na harap-harapan siyang minumura ng babae. Pinagsasalitaan ng kahit ano. Well, lagpasan natin yan. That's not none of our business. O, tapos? I'm sorry. Hindi parte yun ang pag-uusapan natin, tama ba? That's a problem you cannot solve. Mm-hmm. Okay, next problem. Okay po. Hindi ko, sa nangyayari ko sa kanila kasi ngayon, parang gusto ko mag-reach out sa kanya, pero hindi ko alam kung paano kasi parang hinaharang lagi siya ng babae. Mm-hmm. Yung means ng pag-reach out ko sa mga kids ko, like birthday ng anak ko, nagpaabot ako ng gifts, pero ipinapatapon nila. Like, wala akong, I feel so hopeless. I feel so helpless. Kung ano yung pwede kong magawa. Well, file, di ba? Personal legal action, di ba? To secure kung nasaan yung karapatan mo bilang nanay. That's it. If they hate you, they hate you. Look, alam mo, Marie. Yes, po. We can only daydream of the things that could have been kung hindi mo ginawa yung ginawa mo. Tama ba? Nasundan mo ako? Opo. You are in this spot and position because it is a direct result of actions that you actively did when you were not supposed to. Naintindihan kita eh. You wanna pursue your legal rights bilang nanay. Tama. At dapat naman talaga. Hindi naman natatapos ang pagiging nanay mo dahil nagloko ka dati. Tama. Tama po. But if these people despise you and they hate you, ako, I could understand the reason. I'm not saying tama. Of course, it's not. I'm just saying, wala ka sana sa sitwasyon na yan. Kung hindi mo ginawa yung ginawa mo, well, then tapos na yun eh. Hindi natin pwede pang pag-awayan kung bakit o bakit mo nagawa yun. I'm just reminding you na, kasi alam mo, pinapakinggan kasi kita. And you tell a story as if you are the victim here. You're not. You're just suffering from the consequences of your actions. Pinapatapon po nila yung gift ng ano eh, binibigay ko. Anong gusto marinig sa mister mo pa sa mga anak mo? I'm not saying tama, nasiraan ka niya. But if he hates you, hindi ba't understandable yun? Have you asked for proper forgiveness? Alam ko na napatawad na niya ako kasi ilang beses po kami nagharap nun legal. Like, wala, yung pag-legal natin, hindi yun ano. Yung personal, kasi legal yun eh. I mean, alam mo, nasa legal kayo, sa barangay kayo, you are expected to act a certain way. Pag-legal. I'm not asking anything from them. I just wanted to see my kids. I just wanted to ask how they are.
ang hirap po na, you know, you're trying to be okay. Whenever I see family na may kasamang kids. Oh, stop. Okay. Huwag mo sabihin sa akin yan. Hindi ako naaawa sa'yo. Ulitin ko lang. Eh, ikaw eh. Ganun lang ako sa'yo. But then again, gaya na sinabi ko kanina, di ba, ano, pursue a legal, ano, legal course para makuha mo yung karapatan mo. Problema kasi, malayo ka. Kaya mahirap mo ma-pursue yung legal. Di ba? Pero kailangan pagtuunan mo yun ng ano, panahon. Yun lang yun. Huwag mo sabihin sa akin na naiingit kasi ako sa mga nakikita ko na mga pamilyang kompleto. Eh, ikaw to si Raulo eh. Sinira mo yung pamilya mo eh. Huwag mo sabihin sa akin yun. Tanggalin mo yun sa utak mo. Do not play the card of the victim here. You are not. Pero kung gusto mo ng karapatan mo sa mga anak mo, you have a legal right. Kasi hindi naman nag-iiba yung pagiging nanay mo dahil nagloko ka. Nanay ka pa rin naman ng mga yan. Diba? Nanay ka pa rin ng mga yan. So dapat ma-exercise mo yung karapatan mo. Yung nga lang, malayo ka, diba? Thank you. Galit ka ba sa akin? No, no. Naiinis ka ba? Hindi po. Alam mo kasi, alam mo ang problema sa atin. The problem, alam mo, Marie, kapag sa utak mo kawawa ka dahil may panghihina ka ng loob. Alam mo, iba ang naging actions natin when we feel like the victim here. I know, naramdam naman kita, Marie, na nagisisi ka sa nangyari. No? Yes, and I feel you. Every day in my life, yeah, iniikot tawag sa Diyos ko. Yan. And I feel you, and I believe you. But gaano man kalaki ang belief ko sa'yo, it does not change the fact that you did what you did. And actions, especially bad actions, have consequences. Has, di ba? Dire consequences. In your case, it was a bad consequence kasi it was a bad action. Yeah, I know. Alam mo, lalagpas din to. One day you're going to find your own build your own family na, you know, extended or maybe another family with someone else. Diba? And your kids will be your kids. Ano mo yung kasi alam mo bago lang kasi to, tama. Kailan lang to eh? Very recent to, 'di ba? Yes, mag 5 years na to kami niwala. Kailan lang din 'yan? Very recent 'yan, no. So kung ganyan nandiyan pa yung hate niya, ate, oh. Ibigay mo sa kanya yun. If there's one thing I can give you, ate, na advice, is that ask a proper forgiveness sa ex mo. Yung walang barangay. Walang mga pinipirma ng papel. Meron po. And I mean, hindi. Yung ano, yung pag nag-ask ka ng forgiveness, yung nasa barangay, yung wala kayo sa barangay, yung talagang tao sa tao. Hindi pa nangyayari. Ayun. But I really want to. Yun eh. Yung mapapaintindi mo sa kanya na, sorry talaga. Sorry, kung kaya ko ibalik, babalik ko. Kung kaya ko hindi gawin yun, I will undo the mistakes I did. Pero hindi na eh. And I can only apologize. I can regret a lifetime for doing what I did. Sorry talaga. Hindi ko na kaya ibalik yun. Kung masaya ka na sa buhay na meron ka, I'm happy for you. Pwede mong pakananay lang ako. Pwede ba makita ko yung anak ko? Pwede ba makasama ko sila? Can I just be a part of the universe? Pwede yun eh. Diba? Pwede yun. Pero mangyari lang yun, ate. Because you know, ate, dati when I was teaching sa PUP, I used to be an instructor eh. I always teach about the gatekeeper mentality. Alright? Kahit anong sabi mo, legalidad dito, ate. Ang gatekeeper ng mga anak mo ay yung tatay nila. Tama? Mm-hmm. Nakakasunod ka? Yes po. Ang gatekeeper ng mga anak mo ay yung tatay nila. So dahil siya yung gatekeeper ng mga anak mo, ate, your mga anak mo is answerable to him. Kahit gaano ka unfair na nakikiusap ka sa kanya dahil legal mong karapatan yun, kailangan mong gawin yun.
Kahit gano'n ka unfair. Ang totoo niyan, tama ka naman. Hindi naman dapat makipag... Hindi ka lang dapat maki... Ano yung maki... Ang tawag nito? Makiusap para maging nanay. Kasi nanay ka naman talaga nila eh. But then again, your ex-husband is the gatekeeper of your kids. So kahit ayaw mo, dadaan ka sa kanila. Di ba? Alright? Yes po. Ako bilang kaibigan mo, Marie, I wish na sana maging part ka ng universe ng mga anak mo. Kasi, you're not a bad person, by the way. You just did something bad. Mag-iiba yung dalawang tabagay na yun. You did something bad. You're not a bad person. And you are still young to dream another dream that does not include your ex. Alright? Thank you. Tensya ka na sa akin. Straightforward lang talaga ako. It's okay. O, kailan mo ito gagawin ng paraan? As soon as I can. Yan, tama yan. May mensahe ka ba sa ex mo? Ah, meron ko sabihin. Sa akin na lang po, but God knows na lagi kong pinagpipray sila tatlo. Hindi kasama yung bago niyang jowa? No, my husband and my two kids only. Dami mo yung ano, dami mo yung stepmom. Alam mo bakit? Ay, no. Yes. Oh, yes. Si nanay, oo. Hindi. May jowa na ba yung asawa mo ngayon? Yes po. Yung friend ko nga po. Kaya nga, idami mo nga. Ilan ba anak mo? Two. Oh. Two plus your husband, tsaka yung jowa niya. Alam mo bakit? Because whether you like it or not, stepmom ng mga anak mo yun. Whether tanggapin mo o hindi. Darating yung time, Marie, makaka-move on ka, mag-jowa ka ng iba. At kahit ayaw o gusto ng mister mo, stepdad nila yung jowa mo. I don't know, pero hindi ko po makita yung sarili ko na... I don't know. Okay! Anong ang kanta yun? Is someone there tonight holding what was mine? I wish I had a better peace of mind, a better quality peace of mind for you. Ingat ka palagi. Thank you. Salamat sa pagtawag. Bye-bye. Si Marie, mga pangga, ng Cebu. Ako. Hello po sa lahat ng mga nakaka-relate. Huwag mo ipagpalit ang mahabang pinagsamahan sa maikling aligayahan. Eh, paganda mo yan, ha? Huwag mong pagpalit ang mahabang napagsamahan sa maikling kaligayahan. Tawagan niyo ako, 7001-7949 or 8721-2429. Bangga, we are number 106.7 Energy FM. Bangga, huwag mo sabihin radio, sabihin mo...